Ano ba implications nito? Na tinanggal si GMA una nung Mayo bilang Senior Deputy Speaker at ngayon tinanggal na talaga bilang Deputy Speaker. Well, untenable naman talaga na yung posisyon na Deputy Speaker. Simula nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, allegedly because of a destabilization coup attempt against the Speaker. No? So, usapin na yan ng loyalty eh. Usapin na ng loyalty. Kaya, parang it was just a matter of time eh, na tatanggalin din siya as Deputy Speaker. At nagkaroon ng opportunity ngayon nung hindi siya pumirma dun sa resolution defending the House as the most rotten institution. No? Ayun yung one. Although, ang paliwanag niya, eh, wala ako, absent ako eh. No? Dun sa, nasa abroad. Oh, nasa abroad ako eh, dun sa, nung nangyari yan. No? Ikaw ba, Christian, wala kang digital signature? Eh, hindi ko alam. Baka naman required sila na ano, talagang physical signature. I doubt that. Ah, ganun ba? Pero, ibigay na natin. Simple lang talaga ako mag-isip. Pasensya na. Bobo lang ako. Hindi ako maan mag-isip dahil, eh. Ibigay na natin. Dahil yun yung kanyang argumento. Pero in this day and age, no? Madali namang ipadala yung iyong signature. Pwede rin bang ano yan? Kunwari, may Viber group naman. Magpasabi, oy guys, wala ako dyan ha. Pero support ako dyan, no? Sama niyo pangalan ko dyan. Naaprubahan nga yung Maharlika through Viber group eh. Di ba? So, pero technically pwede yan, di ba? Para alam ng colleagues mo na, oy, kasama ako dyan, no? Magkalimutan tayo. Pwede naman yan. Pwede yun. No? Dahil may signature ka naman sa house eh. Di ba? May ko naman okay. Yan. Hindi naman kinakailangan ito, affidavit dyan eh. Ito, affidavit. Eh, mayroon naman word of honor ang mga congressman natin. Okay. Oh. Diba? Ayan, sigurado yan. May word of honor yan. Lalo pa, nag-ano sila, nagkasundo, no? Yung term sharing sa speaker, may word of honor ang mga ano, kongresista. Ito, pwede ba ako magtanong ng isang napaka-naib na tanong? Sanay naman ako eh sa iyong mga naib na tanong. Alam niya naman, dito sa programa ito. Lalo na, tumaas na yung self-esteem ko, medyo bababa ako ng konti sa iyong level. Correct. Ako naman yung ano basag na basag ang self-esteem dito, no? Parang kailangan ko yata magsuot ng maskara. Wala akong mukhang ihaharap sa ating mga tagapakinig tsaka mga tagapanood. Tagapanood lang pala. Kita yun, tanga-tanga ko, no? Wala naman mukhang ihaharap sa tagapakinig, eh, no? Then, tanong ko lang dito. Dito sa pagkakatanggal kay GMA bilang Deputy Speaker, dito sa konteksto ng gulo between the Marcoses and the Dutertes, tsaka Romualdez, Marcos lang pala, hindi Marcoses. Baka madamay si Aimee. Doon sa side na yun, hindi naman. Marcos si Aimee, ha? Ha? Mamaya, sige. Dito sa kontekstong ito, no? Sino ba biktima rito? Pwede mo maituring na biktima sa GMA o not necessarily? Medyo mahirap lang kasi tanggapin na biktima si GMA, no? Pero siyempre, ang kanyang packaging, biktima siya. Ang sabi niya ay nakinig sa mga intriga si Speaker Martin Romualdez. So siya ay biktima ng mga intriga, no? Dahil siya kasi si ex-President Gloria Macapagal-Arroyo, walang alam sa intriga 'yan eh. Walang alam sa mga 'yan eh, no? Doon sa kahit naging presidente siya, naging vice president, naging senador, naging speaker, no? Walang alam 'yan sa mga intriga. Above the fray 'yan eh. No? Kaya ngayon, naka 9 years, no? Oh, siya ang biktima ng intrigues. 'Yun ang sinasabi niya doon sa kanyang statement. Ang problema naman dito kay Speaker daw ay nakinig sa mga intriga. No? Siya naman ay loyal sa Speaker, loyal sa Presidente, loyal sa bansa, loyal sa lahat. No? Kaya huwag maliitin yung kanyang loyalty. Okay. Anong basa niya rito sa statement ni Representative Gloria Macapagal-Arroyo? Kasi ang haba ng paliwanag niya, no? Bilangin natin yung paragraphs. So, 1, 2, 3, 4. 4 paragraphs. At hindi ito necessarily parang news, oh, yung one sentence, one paragraph. Mahaba yung paliwanag. For instance, sabi niya, I was abroad when the resolution was signed, so I was unable to sign it. In any case, that resolution does not contain anything new for me because I've always supported his leadership as speaker. To be explicit, I have consistently maintained the following. Pak. Diba? Inulit na naman niya. From the first time I learned that President Ferdinand Marcos Jr.'s preference for speaker was and is
Then Congressman Martin Romualdez, I took the position that I will support him as speaker. I had advised the president of this in writing. I mean, mahaba yung paliwanag niya. In short, ang gusto niya sabihin, suportado niya. Pero pag ina-analyze yung konting ano, context ano, tawag dito, analysis ng teksto, ano bang basa niyo sa tono? Well, baka mukhang narinig ka niya eh. Yung mga sinasabi mo doon sa nagba-blind item sa'yo na doon ka na sa korte magpaliwanag. Mukhang narinig ka niya at doon siya sa korte nagpapaliwanag. Ang problema, ang haba ng kanyang paliwanag. No? Ano to? Court of Public Opinion. Kaya hindi ko alam kung effective yan yung ganyang klase ng mga paliwanag. No? Na nagbabaw ka ng loyalty, nagbabaw ka na wala ka ng balak maging speaker noon pa man. No? Hindi ko alam kung yung ganyang kahabang paliwanag, ganyang kahabang bows, no, na ay effective para kumbinsihin ang mga tao. Dahil siyempre, ang tinitingnan ng mga tao, yung mga actuations mo eh. Yung mga actuations mo at saka yung actuations ng mga nakapaligid sa'yo. Parang si Juan, parang si ex-President Duterte, di ba? Sinasabi niya na wala akong involvement dito. Dito sa mga destabilization, itong mga kuku na ito, no? Wala akong involvement dyan. No? Pero pag titignan mo yung kanyang mga salita, yung kanyang mga actuations, yung kanyang mga threats, eh baka mahirapan kang paniwalaan. Yung kanyang... Teka lang ha, I'll stop you there. Nananahimikin dati yung Pangulo, bakit dinadaman nyo rito? Hindi pa yun ang issue na pag-uusapan natin eh. Parang lumalabas naman yung parang parang gusto nyo pitikin eh. Ako, pagtatanggol ko lang siya kasi wala naman siya rito. Si GMA pinag-uusapan natin eh. Bakit nyo pinapasok? Kaya nga, my bad. Tsaka ako na, hindi ko binanggit yung ICC ah. Baka sabihin mo, binanggit ko na naman yung ICC. Pinilit ko na naman, no? Nagulantang na naman yung trolo. Sir, ba't ganun? Pinagtatanggol ng host yung si Pangulong Duterte. Ano pong nasabihin ko sa comment? Itong nangyari kay GMA, adding insult to injury, yung pinalit sa kanya, inaanak niya, si Tony Pet Albano. Okay. Inaanak saan? Sa kasal? Hindi ko alam. O sa kasal o nung... Ano, kanyan eh, family friends yan eh. Yung mga Albano at saka yung mga Arroyo, no? Kaya posible nung pinanganak siya, no? Naging ninang, pero posible rin nung nag-asawa, no? Pero lalayo pa ba tayo? Ang ipinalit sa kanya nung Mayo bilang senior deputy speaker si Pampanga Representative Don Gonzales. Kapampangan mismo, di ba? Na sanggang dikit niya, di ba? Oo. At saka lalayo pa ba tayo? Correct me if I'm wrong, ha? Alam niya naman ang memory ko sobrang ikli eh. Eh nagpapanggap lang naman ako na nag-cover nung matagal diyan eh, no. Pero ang pagkakaalala ko, no, sanggang dikit din si Speaker Romualdez at saka si GMA. And kino nagkakamali on at least 2 or 3 occasions, talagang nagtangka na siyang mag-speaker eh, pero hindi lang lumusot. Lumusot lang siya nung panahon ng ano, ng kanyang pinsan bilang pangulo. Pero all the while, dikit na dikit silang dalawa ni GMA, di ba? Tama ba? Oo, tsaka mismo si Speaker Martin Romualdez eh pinagmamalaki niya na siya ay protege ni Gloria Macapagal Arroyo, lalo na sa Lakas NUCD. No? Kaya nga siguro mas nagrarankel kay former President Arroyo yung mga pangyayari dahil ang tingin niya very superior siya sa lahat ng ito. No? Diba? Tapos pinupulot siya ngayon sa kangkungan. Hindi niya matanggap yan. Sabi nga natin kanina, no, kung pumunta si Satan sa kamera, sasabihin niya na hubris is my favorite sin, no, hindi lang vanity, no, katulad doon sa Devil's Advocate. Kaya yan yung sinasabi natin, no. Balikan na natin yung isa pang pelikula, no, yung paborito ko, yung kay Clint Eastwood, no. Sabi niya, a man has got to know his limitations. Yan yung hindi nangyayari sa ating mga politiko, knowing their limitations. No? Sino ba yung sinusundot nyo dyan? Sino ba dapat yung alam yung limitation nila? Wala akong sinasabing ex-president na hindi alam yung kanyang limitation. No? Wala akong sinasabing ex-president na ang tingin siya pa rin naman kapangyarihan. At kaya niyang ipapatay kahit sino, kaya niyang murahin. Wala akong sinasabing ganun. No? Wala akong sinasabing na yung ex-president ay hindi alam ang kanyang limitation.